Apektado ang kabuhayan ng 30,000 residente na isang barangay sa Bayambang Pangasinan dahil sa unti-unting paguho ng lupa sa gilid ng ilog. Halos mawasak na ang mga bahagi na ilang bahay at kalsada. Makibalita tayo kay Joy Segui ng GMA Dagupan. Makailang beses na raw nagtanim ng puno sa kanilang likod bahay si Alfred Bugarin ng Barangay Ambayat, First Bayambang, Pangasinan. Pero hindi pa man lumalaki ang mga tanim na puno, nabubuwal na raw ang mga ito. Ang dahilan, unti-unting natitibag ang lupa sa kanilang likod bahay na katabi ng Agno River. Ang ginawa namin, tanim kami ng tanim ng puno para halimbawa meron man lang panangga. Ang problema, pag mas malakas yung dati ng tubig, wala pa rin. Pati yung puno na ago? Oo, ang daming puno dito dati. Ang konkretong kulungan ng baboy ni Aling Lorna na may meligro na ring mawasak. Halos lamunin na kasi ng ilog ang lupang kinatitirikan ng kulungan. Mahirap talaga kasi pag taon-taon, pag lumalalim ang tubig, tumataas, natitibag yun, nababawasan. Kaya kung hindi ang gagawin, talagang apektado kami dito. Ayon sa mga residente, kung noon mahigit 20 metro ang layo ng ilog sa kanilang mga bahay, ngayon halos maging bahagi na raw ng ilog ang kanilang lugar. Tuwing maulan, umaapaw raw ang ilog at binabaha ang mga residente. Ang ilang kalsada malapit nang maubos ng rumaragas ang tubig sa ilog. Kaya naman ito raw ang inuunang remedyuhan ng mga residente. Tinatayuan ngayon ito ng riprap. Ayon sa Municipal Engineer's Office, apektado na natitibag na lupa sa tabi ng Agno River ang 30,000 residente mula sa 5 barangay. Hiling na mga residente, malagyan na ng diki ang paligid ng mga apektadong lugar. Pag dumating na yung tubig na malaki, hindi namin alam kung baka marmash out at kasi masyado ng malambot. Joyce Segui, Nagbabalita, Pilipinas.